po. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon sa lahat. Ay, pakilala ko sa inyo, ito yung sinasabi ko sa inyo na anak kong may cancer dati, no? Si Jules Villarroyana. So sa murang edad, 2 taon, nagkaroon siya ng cancer, leukemia, cancer sa dugo. Ngayon po, salamat sa Diyos, magaling na po yung anak ko, no? Yung pinapainom namin, herbal lamang po, yung herbal na pinupost ko sa Facebook ko, yung halaman na gamot na hindi binibili, ikaw lang talaga ang kusang kukuha nito, no? Marami pa to sa paligid natin. So yun lamang po ang ginamot kong sa anak kong may sakit na kanser, yung sambong, malunggay, turmeric, at saka kalamansi. O kung walang kalamansi, pwede ding limon. At saka paragis, langis ng niyog, alingatong, yun pinapainom ko sa kanya, yung langis ng niyog at saka alingatong, paragis, pinapakuluan ko. No, ginawa ko yung pangtubig niya araw-araw. Tapos yung sambong, malunggay, turmeric, lemon, yun, pinapainom ko rin yun 3 times a day. So ito na ngayon yung anak ko, no, 2 taon, may cancer. Ngayon, salamat sa Diyos, magaling na, nag-aaral na, no, mag 8 years old na siya ngayong Friday, karawan ng anak ko, no. So di bali nang walang handa kami dahil ang pinakamalaking regalo sa buhay namin ay ang kalusugan ng anak ko. Just imagine, may cancer, ngayon, cancer free na dahil sa himala na binigay ng Panginoon sa amin. Halaman na gamot lamang po ang ginamot namin dito. Ngayon po ay magaling na. So, gumawa kami ng video, na nagsishare kami ng video para po makita ninyo at saka yung mga may sakit, malalaman nila na pwede palang igamot ito, no? No, God is good all the time pala. Binibigyan tayo ng mga natural remedies sa mga sakit natin. Do tayo lang talagang gagawa nito, no? Tayo lang ang gagawa, maghanap sa mga halaman na gamot para gawin nating ipainom natin sa may mga karamdaman, no? Ganyan tayo kamahal ng Panginoon, Panginoong Diyos, no? Meron tayong mga natural na mga herbal na maaaring na pwedeng magpagaling sa mga karamdaman natin, no? This coming Friday, magsisindi kami ng kandila sa karawan ng anak ko, no? Pupunta kami sa simbahan, no? Ipipray namin yung mga ibang kasamahan ng anak ko na may karamdaman din na cancer. Ngayon, hanggang ngayon, lumalaban pa rin sa sakit na cancer yung mga kasamahan ng anak ko dati sa ospital, no? At saka napakalungkot sabihin na yung ibang kasamahan ng anak ko ay wala na ngayon, nandun na sa langit, no? Masakit man sa kalooban natin na wala na sila, pero tiyak ako nandun na sila ngayon sa Panginoon natin, no? Yung mga kasamahan ng anak ko na wala na sila ngayon. At saka mayroon pa namang marami, nandun pa rin sa ospital yung iba, no? So sa araw ng Friday, kasi birthday man ng anak ko, pupunta kami ng simbahan at magpre-pray kami para sa mga kasamahan niya na may sakit na cancer at sa mga ibang tao pa na mga may karamdaman, no? Ang gusto pa naman ng anak ko, guys, ay doktor, no? Anong gusto mo na paglaki? Doktor. Bakit mag-doktor man ka? Para magaling yung mga bato na sakit. Anong sabihin kay Jesus na magaling ka na? Anong sabihin? Thank you, Papa Jesus, na ayaw niyo mga Sabi ng anak ko, salamat daw Papa Jesus na pinagaling na daw siya sa karamdaman, no? Tingnan nyo naman, guys, no? Kung makikita nyo yung picture ng anak ko nung panahon na may sakit pa, ikumpara nyo ngayon. Sus, God is good all the time talaga, no? So maraming salamat sa lahat na nagpalo sa Facebook ko. Maraming salamat, 79,000 followers, viewers, FB friend. Thank you so much sa lahat ng suporta.
no, mayroon pala akong ibabahagi sa inyo. No, this coming April 23 ay sahod ko na sa Facebook, no? This coming April 23 sahod ko sa Facebook. So yung sahod na matatanggap ko ay idodonate ko sa batang may sakit na kanser, no? Idodonate ko yung sahod na matanggap ko ngayong April 23. Pangalan ng mama ng pagdudunitan ko ay si Ma'am Julieta Alonto Biscara, no? Sa anak niya mapupunta yung sahod ko this coming April 23 sa Facebook, no? Wala naman talaga tayong ibang dahilan para mag-vlog tayo, no? Kasi alam nyo kasi guys, nung yung anak ko gumaling na sa cancer, tapos habang nanonood ako sa Facebook, nag-scroll ako ng mga video, no? No? Scroll lang scroll, pag nakakita ako ng mga batang may sakit na cancer, naalala ko yung anak ko dati, no? Kung gaano kahirap, no? Kung saan-saan kami magpupunta, makahanap lang ng financial para sa gamutan ng anak ko sa sakit na cancer, no? Halos lahat na lugar na puntahan namin para makagin lang kami ng financial sa mahal kasi ng gastos, no? So, hindi nagtagal, lagpasya kaming umuwi at saka yung anak ko na gagamutin na lang namin sa herbal, ipagkatiwala namin sa Panginoon. No, salamat sa Diyos, ngayon ang anak ko magaling na. Yung ginamot namin, halaman na gamot lang. Yung mga video na pinupost ko sa Facebook ko, totoo talaga yan, na yan lang talaga ang ginamot ko sa anak kong may karamdaman na kanser. No, God is good all the time talaga. No, you just imagine, anak ko may kanser, ngayon ay magaling na. No, kaya gumawa ako ng mga video para mabahagi ko talaga sa inyo kung ano yung proseso na paggawa ko, kung ano yung mga halaman na ginamot ko sa kanya, at saka ngayon magaling na, salamat sa Panginoon. So gumawa ako ng video para makita din ng mga taong may karamdaman, malalaman nila ito palang mga halaman na ito ay pwedeng magpagaling sa karamdaman na kanser. So wala akong ibang purpose na nagpo-post ako ng mga video na herbal, dahil talaga gusto kong mabahagi din sa iba yung himala na pinagkaloob ng Diyos sa anak kong may sakit na kanser. Salamat sa Panginoon. Ngayon ay magaling na, nag-aaral na. At ngayong Friday ay kaarawan na naman niya, no? Mag-8 years old na yung anak ko, no? So, pag binilang natin ilang taon nang nakasurvive, no? 6 years na survive sa cancer na leukemia, no? Magpipitong taon na nga, no? Just imagine, 2 years old, nagkaroon ng cancer. Ngayon po, wala na. Pinapainom ko araw-araw sa anak ko yung halaman na gamot. Yung sinishare ko sa inyo na pinupost ko sa Facebook, yun lamang po. Ang importante po, tiwala sa Panginoon, no? Walang pagdududa. Kung talagang tunay ang iyong paniniwala, no? Na ito talaga ay pwedeng igamot natin sa mga taong may karamdaman, gagaling po kayo, no? Gagaling tayong lahat, no? At saka yung pagkain ng anak ko, dinidisiplina ko rin. Hindi ko siya pinapakain ng mga pagkain na hindi po pwede sa kanya. Yung mga pinapakain ko sa anak ko, gulay, prutas, tinulang isda, no? Na walang asin, walang bitsin, no? Walang gaanong panimpla. Ang importante, ang importante na ibigay ko sa kanya na pagkain ay masustansya talaga para malabanan niya yung karamdaman niya dati. So ngayon, God is good all the time. Magaling na po. So, thank you so much, no? Thank you din sa lahat na nag-follow sa akin. FB friend, followers, viewers, thank you so much, no? Malapit ng sahod natin. So, ibibigay natin, idodonate natin yung sahod natin sa Facebook sa anak ni Ma'am Julieta Biscara, no? So, ganyan tayo guys. Yan ang purpose ko, kasi pag nakakita ako ng mga bata sa Facebook na may karamdaman, may mga cancer, no?
kung anong nararamdaman nila, nararamdaman ko rin yan dati. No, yan ang mga kung anong nararamdaman sa sakit, sa loob, anong nasa isip nila, dyan ako galing. So, kaya ako gumawa ng video para makita nila na mayroon talagang pag-asa, mayroong himala. So, dapat lang natin gawin ay magsikap tayo, maniwala tayo, no? So, ito yung mga simpleng katanungan, no? Ang gumawa ng mga halaman dito, ang naglikha ng halaman na gamot na nasa paligid natin ay ang Panginoon. Ang naglikha ng gamot na binibili natin ay ang tao. Ngayon, alin ang mas epektibo? Ang gawa ng tao o ang gawa ng Panginoon natin? No? Alin ang epektibo? Ang likha ng Diyos o gawa ba ng tao? So, kayo na lang po ang mag-decide kung saan kayo o kung ano yung paniniwala nyo. So, maraming salamat sa lahat. God bless. God is good all the time. Thank you so much. Magandang hapon sa lahat.